Ito po si Mike Defensor at ito po ang ilan sa mga issues na mababalot sa atin sa ngayon at sa darating na panahon. Of course, ngayon in-implement nila yung no contact apprehension policy. Wala akong problema dyan. Kung magkakaroon ng mga camera, yung mga lugar na kailangan maiayos yung dialing ng trapiko at magkaroon ng disiplina, yung mga drivers natin. Pero ang problema natin, yung pagtaas ng penalties for the traffic violations. From an average of 500 noong mga nakaraang panahon, ngayon ginagawa lang 2,000 to 3,000 pesos. Masyado itong unfair sa sitwasyon natin sa ngayon, na pandemic. Ang isang tricycle driver or taxi driver, kumikita lang yan 500 piso sa isang araw. Can you imagine if they pay 2,000, 3,000 pesos, yung kakainin ng pamilya nila sa ilang araw o sa isang linggo, eh kukunin pa natin sa kanila. Ang problema ng traffic is problema ng buong Metro Manila. Pero dapat ang Lusod Quezon, maiayos niya yung mga ilang lugar katulad ng Quirino o yung lugar, for example, ng Ateneo. Ito yung mga lugar na madalas sinatamaan ng traffic. And ang requirement dito is infrastructure. Ang Quezon City ang isa sa pinakamayaman na syudad. We have 30 billion pesos as a collection of our taxes from real properties and other permits and fees. Tapos meron pa tayong pera sa banko of about 28 billion pesos. So kailangan natin ituloy yung build. Dahil yung paggagawa ng mga imposaktura, nagkikreate tayo ng pagkilos ng ekonomiya. Nagkakatrabaho yung mga tao. Nagkakaroon ng pagkilos yung ating negosyo. May galaw yung ating lokal na ekonomiya. Saan natin itututok yan? Number one, itutok natin sa mga pangkalusugan. If we need to build more health centers, we must do that. If we need to build more quarantine facilities, dahil hindi pa naman tapos yung COVID, kailangan natin gawin yan. Kailangan natin gawin din yung katulad ng binanggit ko kanina, ang problema sa traffic. Kung merong tayong mga kailangan gawin na underpass, kung ano mang kalye, kung kailangan natin ng MRT, LRT, gawin pa rin natin yan sa ating lungsod para maiayos ang dalang trapiko. Ito yung mga ilan sa mga kailangan nating ayusin para maisagawa yung build program. It's still infrastructure, pero tutok sa mga batayang pangangailangan ng ating lungsod. Quezon City has one of the highest problems of informal settlers. Marami tayong tinatawag na squatters sa ating sariling syudad. Nung ako'y secretary ng housing, ang problema namin sa community mortgage program, naglalaan kami dyan ng 500 million pesos every year. Can you imagine national government na to? Kung tayo may 30 billion pesos at we will set up our own government corporation, maglalagay tayo ng 1 billion peso every year, mabibili ngayon ng mga informal settlers yung mga lupa na merong private owners na merong nagmamay-ari. Yun ang una. Pangalawa, kung ito naman ay government property, pwede natin itong ayusin. We can put up our own medium-rise buildings or pwede magkaroon ng lot award kung ito'y matagal na lang tinitirhan. Ang priority sa ating mga informal settlers ay yung mga nakatira din sa mga creeks, sa mga nakatira sa tabi ng ilog. Dahil pag nagbabaha, sila yung mga unang naapektuhan at nagkakaroon ng danger dun sa mga buhay ng mga nakatira dito. So, dito rin, maiayos natin yung in-city relocation para sa marami sa kanila. Malaki ang Quezon City, maraming lupa ang Quezon City, at maraming pondo ang ating lungsod. Kailangan lang nating isaayos to na merong pagkakaroon ng prioritization. CMP, dun sa mga private owners ng mga lands, dun sa mga government properties, either direct award or magpatuloy tayo ng medium-rise buildings, and of course, dun sa mga danger zones. Ang pag-aayos ng relokasyon nila na kung pwede within the city ay masagawa natin. Ang mga isyong itong ating mga napag-usapan ay ang aking pananaw tungkol sa mga gagawin natin sa darating na panahon. Pero ang importante sa lahat ay maintindihan ng ating mga kababayan dito sa Lungsod Quezon ano ba yung mga kailangan nating gawin. Ako bukas na makipag-usap, makipag-diskusyon, makipag-debate sa ating nakapong mayor, si Mayor Joy Belmonte, upang mapagkaisan ano yung mga dapat nating gawin at ano ba yung mga pagkakamali na nakita natin nung nakaraan. Ang mga bagay na mga pulisiya na gagawin natin ay makakapekto sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang ang mga residente ng ating lungsod, kundi ang buhay at problema ng sambayan ng Pilipino.